Nahuli na po namin si Emerald Capistrano. Yung isang empleyado doon ninyo, si Sofia Mendoza po. Kasama siya ng suspect nung mahuli namin. Ba't hindi mo sinabi sa akin na may plano kang ganyan? Sir, sorry, madalian na po eh. You better get back here at the office. Kailangan tayong pag-usapan. Are you telling me to let this woman off the hook? Sa mga mata ni Emerald, inape ng dating yung boss ang tatay niya. Sana mabigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Sinira niya ang image ng kumpanya. She needs to pay for that. We can find you a good lawyer. Tutulungan ka namin mahalis dito. Ginawa ko to para sa tatay ko, pero bukang hindi naman to yung kailangan niya. Hindi ko kasi mapitawan yung galit ko nun kay Madam Anne. Madam, si Emerald na lang ang inaasahan ng tatay niya. Pag hindi natin siya nailabas dito, naku, madadagdagan na naman ang kasalanan mo dun sa taong yun. Wait, Sofia. Yung inaamin ko lang naman, eh yung katiting na kasalanan ko kay Julio. Pero yung action na ginawa ng anak niya pagkatapos, hindi yun kasama sa kasalanan ko ah. Magtigil ka dyan. Ay, sige. Fine. O para wala nang mga technicality kung sino may kasalanan kung kanino, bakit hindi na lang natin sa tulungan, di ba? Tulungan natin yung anak ng designer na lumikha ng laruan na nagpalago ng negosyo mo. O kahit na lang para sa, oh, good karma, okay lang ba yun? Well, if you put it that way, willing pa rin akong tumulong. Ano plano mo? Eto, madam. Di ba may pera ka naman sa bangko? O bakit hindi tayo kumuha ng magaling na abogado? That's your plan? Sofia, hindi mo ba alam kung gano'ng kabagal ang justice system dito sa Pilipinas? Kung dadaanin pa natin yung sakasuhan, mauubos ang 100 days ko. Hindi ako makakakit sa langit. So, no. Over my dead body. O, ano nga gagawin natin ngayon? Si Bobby ang susi nito. Kailangan natin siya makumbinse na iurong ang demanda kay Emerald. Eh, ayaw nga niya, di ba? Si Emerald. Wala pa po yung anak niyo eh. Mang Julio, hintay-hintay niyo na lang po. Darating din po yun. Daddy! Kasprin! Oh, Tay! Kevin! Nabalitaan namin ang nangyari kay Emerald. Kaya dinalan namin siya ng pagkain. Kamusta na siya? Hindi na nga, Tay. Nagka-doble-doble yung problema eh. Una kasi ayaw patawarin ni Bobby. Pangalawa, pag natuluyan yung pagkakakulong niya, may mag-aalaga sa tatay niya. Sana patawarin siya Ate Emerald, no? Kasi hindi naman niya gagawin yun. Nagkamali lang siya. Tsaka pang nagpatawad ka, mabuti yun. At pag gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka ng Diyos. Di ba, Tay? Ang galing mo, best friend! Ha? Kasi dahil sa sinabi mo, nagkaroon ako ng idea. Naligtas mo si Emerald! Ha? Ayos! Dali ah. Teka, madam. Ano yung pinagsasabihin? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo, okay? On the way to the office. Kaya halika sa office, bilis! Okay. Sige, bye! Sige, dali muna namin pag tayo kay Emerald. Sige! Now that is a copy of the press statement that we'll be distributing to the media outlets. And in that statement, we will deny that this company was ever involved in any exploitation case against Julio Capistrano and any other entity. And we will let the public know na hindi totoo yung kumakalat na balita na may sumpa yung ating produkto, that we are just victims of a sabotage. Sorry to interrupt, but I don't think that's a good idea. Thank you for gracing us with your presence, Sophia. But if this is another attempt to keep Emerald from prison, tigil mo na ito, please. No, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko.
You want to spin this issue around, right? Why don't we turn this into a marketing campaign? I'm curious. Hindi ko alam kung saan papunta si Sophia. I think we have to listen to her. Well then, go ahead, Sophia. Una, magpapatawag tayo ng isang press conference where we will disclose details of an incident that happened in the early years of this company. Si Ana Manalastas may ginawang injustice sa ama ni Emerald Capistrano. Dahil pinawayasan niya itong ibenta sa napakamurang halaga ang design for Princess Emerald. Sophia, that is insane. Pag ginawa natin yun, lalo tayo magbubukang masama sa mata ng publiko. May I remind you, Bobby, na marami tayong competitors ngayon. Naghihintay lang sila na makahanap ng butas para tayo siraan. And if you think na wala silang PR experts na pwedeng gamitin ang issue na to against us, by all means, ititigil ko na to. Let's get real. By this time, alam na ng buong bansa ang kwento ni Julio Capistrano. Isang kwento na napakadaling angulohan. A classic battle between David and Goliath. Isang malaking kumpanya na nangbubuli na isang maliit na toy designer. And whether we like it or not, gagamitin sa atin ito ng mga kalaban natin, kaya kailangan unahan na natin sila. Which leads me to my next point. Babayaran natin si Mr. Capistrano ng 30 million pesos. 30 million? What? 30M? That's right. Bilang back pay sa royalty na pinagkait natin sa kanya. Because that's what this company is all about. Hindi naman tayo nito para kumita ng pera at lalo-lalo na hindi para manggulang ng mga tao. Nandito ang kumpanyang ito dahil gusto nating magpasaya sa pamamagitan ng ating mga laruan. We don't even have to believe that. Tayo-tayo lang naman nandito. Hindi na natin kailangan magplastikan. Alam naman natin na nandito tayo para kumita. At hindi na rin kailangan malaman yon ng public. At kailangang paniwalaan ng mga customers natin na kung may injustice man na nangyari, willing tayong i-correct ito. Na hindi natin gustong mang-apin ang kapwa dahil mabubuti tayong tao. Besides, bariya lang naman yung perang yun para sa kumpanya. Mas malaki ang mawawala sa atin pag nasira ang image ng company. Mike, what do you think? I will have to agree with Sophia. Malaking gastos at sakit ng ulo ang pag-repair ng image. We better prevent it bago pa ito mangyari. Thank you, Mike. And finally, Jessica, ikaw ang kaharap sa press. Ako? Pero technically, hindi pa ako ang may-ari ng kumpanya. Wala pa nga akong official position sa ngayon eh. I'm just here because Bobby invited me dahil nga biniktima ako ni Emerald. That's right, Jessica. Pero ikaw ang tagapagmana ni Ana Manalastas. You're the future owner ng kumpanyang tinatag niya. That's why it's your responsibility to ask for an apology sa public.
para sa mga maling ginawa niya. In behalf of the company. At kasabay ng paghingi ng tawad, kailangan magpatawad ka rin. Ia-announce mo na hindi na natin itutuloy ang kaso laban kay Emerald Capistrano. Wait. Sofia, kanina naiintindihan ko yung sinabi mo. Pero ito, she tried to sabotage the company. Ba't kailangan magpatawad? It's all about healing, Kuya. She's right. Kailangan ng isara ang wounds of the past so that we can all move on. Ang company, pati ng pamilya ni Emerald. Exactly. That's right, Jessica. Hindi pa ikaw may-ari ng kumpanya. But right after the press conference, hindi na si Madam Ana ang mukha ng kumpanya. Ikaw na. At kahit wala ka pang official position, everyone will look at you as a new toy empress. And I think that's the most important job in this company. Sophia, how is this a marketing stint? It sounds more like a PR job to me. That's because hindi pa ako tapos. One day after ng press con, i-relaunch natin ang Princess Emerald action figure. Of course, may pangakong royalty sa designer. And I assure all of you, when Jessica's speech goes viral sa internet, pag kumalat na to sa YouTube, sa Facebook, at pag nalaman ng mga tao ang history ni Princess Emerald, we don't even have to market it. Ibebenta ng laruan ang sarili niya. Because now, hindi na siya basta isang simpleng laruan. Isa siyang masterpiece na ginawa ng isang ama dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. In short, more profit for us, and more importantly, good karma to us. Thank you. I love it, Sophia. Good work. Right, Bob? Well, to tell you the truth, kanina talaga hindi ko alam kung saan talaga pupunta itong lahat. But yes, yeah, I do agree. Brilliant. Brilliant idea. Ladies and gentlemen, you witnessed another fine example of Sophia Magic working for you. Hindi talaga ako nagkamali. Nakunin siya para sa kapanya natin. Yes. Brilliant job. Grabe, Kuya. Galing pala niya, no? Alam mo, Kuya, from now on, I want you to be nice to Sophia. Bakit? Dahil pag inaway mo siya, ako na makakalaban mo. I'm a convert, Kuya. I believe. Saan? In Sophia Magic. Sophia Magic. Come on.
talaga sa akin itong kumpanya. Ipinamigay ko na kay Jessica. Madam, ox lang yun. Good job ka sa ginawa mo. Apir. Apir. Ay lang yun. And lastly, we are dropping the charges against Miss Emerald Capistrano. Patay na si Tita Ana, malubhari ng sakit ni Mr. Capistrano. So sa halip na mag-away-away, this should be a time of healing for all of us. Kailangan na naming kalimutan ang multo ng nakaraan. On behalf of myself and the company, pinapatawad na namin si Miss Emerald Capistrano. And we do pray na sana magawa rin nilang mag-ama na patawarin kami. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, let's proceed to the cafe, shall we? Please follow us. Shall we? Go ahead, I'll follow. Sure. Sophia? Mm-hmm. Thank you so much. You made me look good back there. Brilliant speech. Tama nga ang sinabi nila. You're indeed an asset to the company. Thank you. Sophia, alam mo, mga ilang buwan pa ang magdaraan bago mapunta sa akin ang kumpanya. Medyo matagal pa before I become your boss. Pero siguro naman, kahit ngayon pa lang, we can already become friends. Oo naman. Sino naman ang ayaw ng kaibigan, di ba? Thank you. Madam. Good afternoon. Good afternoon. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo, ha? Good afternoon, ma'am. Isipin mo, binitiwan mo na talaga tong kumpanya. Handa ka na talaga mag-move on. Well, siguro nga tama ka. Hindi na importante kung sino pa ang may hawak itong kumpanyang to. Ang importante ngayon, yung mission ko. So siguro naman, pwede na natin i-cross out yung pangalan ni Julio Capistrano sa listahan ko. Pero alam mo, madam, yun nga yung kain ako pang iniisip eh. Tapos na nga ba talaga yung mission mo? Sophia! Makakalaya na si Emerald. Makukuha na ni Julio yung pera niya. Kung may kailangan pa sila sa akin mag-ama, aba, abuso na yata yun, ha? Eh, pero madam, yun nga lang ba yun? May kailangan pa tayong gawin, eh. At sa tingin ko, ito talaga yung totoo mong misyon. Ano pa? Talaga, sinabi ni Jessica Cruzan? Ibigay niya yung lahat ng royalty ng tatay ko. Naku, salamat talaga sa tulong niyo, ha? Matutuwa talaga yung tatay ko. Matagal niya nang hinihintay yun. Ngayon, pakaramdam ko, nakabawi na ako sa kanya. Emerald? Alam mo, hindi mo naman kailangan bumawi sa tatay mo, eh. Mahal ka niya. Tsaka ikaw yung totoong mahalaga sa kanya. Kaya kung ano man yung mga nangyari dati, sigurado ako na patawad ka na niya. Ano ba sinasabi mo? Nakalaya kami sa kulungan. Pero Emerald, nakakulong ka pa rin. Palayain mo na ang sarili mo. Patawarin mo na ang sarili mo sa nangyari. Pwede ba? Tingnan niyo na to. Ba't niyo ba ginagawa to? Pinabayaan mo kaming tulungan ka. Sabihin na lang natin na nilulubos na namin to. Ginagawa na namin itong personal na misyon. Gusto lang naman namin makita mo yung totoo. Na hindi mo naman sinasadya yung nangyari. Kaya mo ginagawa yung pananakot sa kumpanya, di ba? Ay mo na ba ng pagkabata mo, sarili mo, sinisisi mo sa nangyari. Kaya gusto mo iganti ang tatay mo. Pakiramdam mo ito ang paraan para makabawi ka sa mga kasalanan mo. Pero Emerald, hindi mo kailangan gawin ito. Hindi mo kailangan ipahamak ang sarili mo para lang maramdaman mo na mabuti kang anak.
dahil mabuti kang anak. At alam yun ang tatay mo. Hindi niyo alam yung pinagdaanan ko. Kung ano yung naramdaman ko nung nakita ko siyang nahihirapan. Mahina. Baldado. Dahil sa akin. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Alam niyo ba ako ano yung pinakamahirap makita? Nakita ko kasi si tatay nung malakas pa siya. Yung walang nakakatalo sa kanya. Lahat kaya niya. Pero dahil sa akin, nawalat siya ng yabang. Naging mahina. Nakita ko siya, napakalungkot. Alam mo yung pinakamasakit din? Yung isang tao mayabang. Tapos nawala yung yabang niya. Yung wala na siyang may pagmalaki. Tapos nangyari yun. Nangyari dahil sa akin. Dahil sa akin. Naapi siya ni Madam Ana dahil sa ginawa ko. Yes, we will push through with the relaunch of Princess Emerald tomorrow. And make sure tonight, nakakalat na lahat ng mga videos ng speech ni Jessica dyan sa internet, okay? With all supporting write-ups. Yes. Alright? Sige, maraming salamat. Bye-bye. Another crisis solved. Sigurado malinis na naman ang pangalan ko sa board. And that's all because of Sophia. Han, hindi pa parang masyado mo namang ginagawang bida si Sophia? Of course not, Han. Lahat na ng ginagawa ni Sophia dito, sa akin ng credit. And remember, ako ata nagpasok kay Sophia dito. At ang kumpanya ay nagbe-benefit ng dahil sa desisyon kong yan. Okay, honey. Whatever you say. Pero sa akin lang, sana wag mo siyang bigyan ng special treatment. Kahit magaling siya, dapat sumusunod pa rin siya sa rules. Para hindi na ko question ang authority mo. Wait. Anong ibig mo sabihin, Miranda? Well, lately kasi napapansin ko na lagi siyang wala sa opisina. Pero hindi naman siya nagpapaalam sa'yo. Hindi ko kasi alam kung paano gawin yun eh. Yung sinasabi niyo, papatawarin ko yung sarili ko. Kasi muna pagkabata kasi dalawa na yung guilt na yun. Yun siguro yung motivation ko sa lahat ng ginagawa ko, lahat ng desisyon ko. Mahirap talaga, Emerald, pero kailangan mong gawin eh. Matanda na ang tatay mo. Kailangan din naman niya maging masaya bago siya umalis dito, di ba? Puntahan mo na siya, Emerald. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. At siguro sa iba, palita mo sa kanya tungkol sa makukuha niya yung royalty. Finally, makikita mo na siyang masaya. Siguro naman, alam mo na kung paano gawin yun, di ba? Yung patawarin mo yung sarili mo. Asan daw si Sophia? Hindi po sinabi, sir. After po ng press conference, hindi na po bumalik. Kontakin mo. Kailangan ko siya makausap. Hindi po sumasagot, sir eh. Nakasilent po siguro ang phone. Tara. Ah, sige, Emerald. Hanggang dito na lang kami. Salamat sa inyo, ha? Sa lahat ng tulong niyo. Oh, thank you. Thank you, Anna. Sophia, thank you. Salamat.
sa The Toy Company, Tay. Tay, alam niyo ba? Ibibigay niya yung lahat ng royalty mo. Tay, 30 million ibibigay na sa inyo, Tay. Para dun sa Princess Emerald. Totoo yan, ha? Finally, Sophia, nasan ka na naman? I've been looking everywhere for you. May kailangan tayong pag-usapan. Lagi ka na lang nawawala eh. Yes, sir. Oh, si Bobby, pinababalik na ako sa opisina. Lagi daw akong wala. Huh? After mong sagipin na itong kumpanya sa harap ng mga board, sinisilip lang niya ang pagigiwala mo dito sa opisina. Eh, bakit naman, madam? Nasasapawan mo na siya. So now, she's trying to show me kung sino sa inyong dalawa ang totoong boss. Sigurado akong pagsasabihin ka niyan mamaya na huwag aalis sa opisina kapag oras ng trabaho. Eh, madam, paano yun? Hindi naman tayo pwedeng nakakulong sa opisina na ito buong araw. Paano yung ibang misyon natin? Pero kapag hindi mo siya sinunod, kahit kailangan ka niya, pwede ka niya sasantihin eh. For him to save his face. Oh, anong plano natin ngayon, madam? Uunahan natin siya. Leave it to me. Si Jessica na magiging bagong mukha nitong kumpanya. At ngayon, unti-unti niya na nararamdaman ang power at attention ng lahat. Huwag ka masyadong magtiwala kay Sophia. So, sana kita imbitahin lumabas? Oo, sige. So, mamaya, 11 PM, pumunta ka dyan. Pero pag-ingat ka dyan sa mga magiging kilos mo, baka dyan ka pa mahalata na, nagpapanggap ka lang. Asan ka? Gigimik. Kasama si Jessica and Sophia. Ano? Hindi pa delikado nila ka dyan. Kasama naman ho namin si Bruce tsaka si Jopet. Let's party! Tara, 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 tara! Let's party!